Welcome ba kaibigan? Sa bidyong ito, pag-uusapan natin ang taong nagawang salagin ang bala ng isang kanyon gamit lamang ang kanyang tiyan. Pero teka, bago natin ipagpatuloy ang lahat, ay kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mo ng mga ganitong video ay mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga futures upload natin. Nag-a-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. At kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksik ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng video ito. Maraming salamat. Sa mundong ito ay merong mga taong natatangi ang talento, mga kakaibang kakayahan na sila lamang ang makakagawa. May mga ganda ang boses, mga dancer, magician, merong mga bumabali-bali pa ang mga buto. Pero ito ang malupit dyan kapatid, dahil merong isang taong kakaiba ang talento, sinalag niya lamang ang bala ng isang kanyon at eto yon. Frank Richards, o mas kilala sa tawag na Frank Cannonball, siya ay isang Amerikanong nagtatrabaho sa karnibal sa Estados Unidos. Ipinanganak noong 20 ng Pebrero taong 1887. Ang taong ito ay ang bukod tanging nakagawa ng isang napakamapanganib dahil hinarang niya lang naman ang bala ng isang kanyon. Sa una ay hindi talaga ganito ang gawain ni Frank. Napasok lamang siya sa isang karnibal. Alam naman natin na kapag doon ka nagtatrabaho ay kailangan magbigay aliw ka sa mga tao. At ang naging paraan ni Frank upang mapasaya ang mga taong pupunta sa karnibal ay eto. Magpapasuntok siya ng ilang ulit sa kanyang tiyan hanggang sa magsawa ang taong gagawa nito. Sa una ay tinitraining niya talaga ang kanyang sarili hanggang sa hindi na siya makaramdam ng sakit pa. Alam mo ba kapatid na mayroon pang mga oras na ang ginagawa ni Frank ay magpaapak sa kanyang tiyan at mayroon pa nga ang tumatalon ng malakas dito. Pero hindi ito nakakaramdam ng anumang sakit sa katawan at tiyan. At eto pa, nagpasuntok lamang siya sa isang sikat na boksingero noon na si Jack Dempsey. Hinatayang nasa 75 beses siyang sinuntok at hindi pa siya nakontento dito kapatid. Nagpapalo naman siya ng maso. Sa kabila ng mga ginawa sa kanya ay hindi man lang siya nakaramdam ng anumang sakit. Kapatid, hindi ko na alam kung ano ba ang iniisip ng taong ito, pero ito lang ang masasabi ko. Napakatibay ng sikmura ni Frank. Kapatid, hindi ko nakuha ang saktong buwan, araw at taon kung kailan siya unang nag-perform sa karnibal gamit ang pagpapasuntok, pagpapapalo at pagpapaapak sa tiyan niya. Pero ayon pa sa mga nalaman ko, na sa loob ng isang araw ay 2 beses siyang nagpapatama ng kanyon sa kanyang tiyan. Ang bala ng kanyon na ito ay may bigat na 103.62 pounds o 47 kilogram. Napakabigat niyan, kapatid. At eto pa, alam mo ba na para lamang ito sa mga taong nanonood sa kanya? Marami ang mga taong sumubok na patumbayin si Frank gamit ang isang suntok sa tiyan, pero ni isa ay walang nakagawa. Ito ay ginagawa niya araw-araw upang makapagbigay aliw sa mga tao, sa mga manonood, sa mga pumupunta ng karnibal. Hanggang sa lumipas na lamang ang panahon, taong February 7, 1969, sa edad na 81 years old ito ay pumanaw na sa kadahilan ng dala ng katandaan. Kapatid, siya lang at wala nang iba pang nakagawa ng ginawa niyang pagpapabaril sa kanyon. Kaya naman si Frank ay nakatatak na sa kasaysayan ng mundo. Kapatid, nakita mo na ang taong may pinakamatibay na tiyan sa buong mundo. Nagustuhan mo ba? Pa-like at subscribe naman. Siyempre, bago tayo magtapos, shoutout muna sa mga taong ito. So this is Win YT. Maraming salamat sa panonood mo.